na naraw ng pamunuan ng hotel ang nag-viral na reklamo ng isang estudyante na na-body shame umano habang nag-a-apply bilang OJT sa kanilang establishmento. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Maliit ka na nga, mataba pa. Para kang gasul. Mga kapatid, ano ang gagawin nyo kung kayo ang masabihan nito? Nag-viral sa social media ang post tungkol sa hindi magandang experience ng isang estudyanteng naghahanap ng internship o OJT para sa kanyang school requirement. Ayon sa post, nang makapunta siya sa interview proper sa isang malaking hotel sa Maynila, imbes na maging formal sa posibleng rejection ng kanyang application, masasakit na salita pa raw ang nakuha niya. Tinawag raw siyang gasul ng isa sa mga hotel managers dahil daw maliit na siya, mataba pa. May mga naglabas din ng kanilang similar experience tungkol dito. Same treatment ang nakuha nila mula sa management, mapa-OJT man o trabaho. Kung titignan daw ang sitwasyon na ito, kahit daw may physical requirements o preferences ang ibang fields of profession or training, hindi raw dapat binabastos ang mga applicants na hindi pasok sa criteria. Ang mga applicants po, tao din po yan, silang mga nasa position naging applicant din naman po sila before. Sana po maging fair tayo sa lahat. Mayroong standard operating procedures ang mga hiring o recruitment team sa formal na pagbigay ng job o internship feedback, chika pa niya. Pagdating sa pag-handle ng applicants, mabuting silipin din daw at i-consider ang skills, experience at location ng mga ito. Kaya huwag daw mawalan ng pag-asa dahil kung may hindi makapasok sa criteria, ay pwede para ma-reprofile para sa iba pang posisyon na open at fit ang applicant. Pwede po namin sila i-reprofile sa ibang position na mas fit po dun sa profile niya, which is dun sa qualification niya tsaka sa experience niya, and baka is interested dun siya sa position na yun. And then kapag interested po sila, ayun, in-accommodate pa rin po namin sila for interview. Sumagot naman at naglabas ng statement ang naturang hotel at sinabing iimbestigahan ang nangyari. Tandaan po, aanhin natin ang magandang itsura kung ang ugali naman ay parang basura. Mobile Journal Merimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.